Magandang araw mga ika-anim na baitang. Narito na tayo sa third quarter sa week 1 ng Filipino 6. Ako pa rin ang iyong guro sa Pilipino, si Ginoong Rinaldo B. Malimban. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa ang tatlong bayani ng Ibalon. Alam niyo ba itong kwento na ito, mga mag-aaral? Siguro isa sa inyo alam ang kwento nito. Kung ano ang nangyari. Kung hindi niyo alam ang mga sibling katunungan ko, ibabahagi ko sa inyo ang nalaman ko din sa kwento nito. So, bago ang lahat, kinakailangan nauuri ang parilalang pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan. Nakikilala ang parilalang pang-abay na ginamit sa pangungusap. Kaya dito makukonektado ang aking kwento tungko sa Ibalon para maintindihan nyo kung ano-ano ang mga salita na ginagamit dito na merong pamanahon, panlunan, at pamaraan. So, umpisahan natin. Ibalong. Noong unang panahon, may isang mayamang lupaing tinatawag na Ibalong. Pinumunggaran ito ng mga nakakatakot na halimaw at madidilim na gubat. Isang bayani sa pangalang Baltog ang pumunta sa lupaing ito na pagdesisyonan niyang manatili sa lugar na yon upang linangin at pagyamanin ang bukirin. Si Baltog ang kauna-unang nakarating sa lugar ng Bicol. Pinakilala niya ang agrikultura sa pamagitan ng pagtanim ng linsa o apay at nakapatay sa isang damuhalang baboy ramo. Siya ang unang bayani ng lupaing yon. Isang gabi, isang ligaw na baboy damo ang nakita ni Baltog. Tanyag ang nakakita sa mga pananim at sinira ang mga ito. Nang malaman ito ni Baltog, hinanap niya ang baboy damo at buong lakas at nagawa pa ni Baltog na pira-pirasuhin ang mga ito. Nabasag din niya ang mga panganito sa kabutihang palad na paslang niya ang mabagsik na damo. Pagkatapos ng laban, bumalik si Baltog sa kanyang bahay sa Tundol. Matyaga niyang pinasan ang walang buhay na katawan ng baboy damo. Nang malaman ng taong bayan ang kanyang kabayanihan, agad silang naghanda ng isang ingranding sa Losalo. Ang ikalawang bayani ay si Hadyong. Siya ay nagtaguyod ng paggawa ng bangka lumaban sa iba't ibang mga halimaw. Muli niyang ipinakilala ang agrikultura. Nakipagsagupan siya at ang kanyang kasama sa isang halimaw na may isang mata. Tumagal ng 10 taon na pakipagtunggali nila sa halimaw, ang sumud naman nilang nilalabanan ay ang higanting pating na tinatawag na tiburon. Mayroon ang mga itong matatalas ng ngipin kagaya ng lagari na kanya-kanyang pulbusin ang mga bato. Pinaan mo rin nila ang mababagsik na tamaraw
gamit ang kanilang mga sibat at pana. Napatay din nila ang mga buwayang kasing laki ng mga bangka. Naging kulay pula ang tubig sa ilog at mga latian sa dami ng kanilang napatay. Nang makita ito ng mga mabangis na unggoy, nahintaktukutan ang mga ito at tuluyan ng nagtago. Pero sa lahat ng mga ito, ang ahas na si Oriol. Siya ang mapanlinlang na ahas na nag-anyong diwata na may malambing na busis. Hinangaan niya si Andyong sa taglay nitong katapangan, kaya naman tinulungan niya itong lipulin ang masasamang nilalang. Sinubukan ni Hajong ang iba't ibang pain, ngunit lahat na yon ay nalampasan ni Oriol. May isang tinahak na Hajong ang puso ng kagubatan. Sinundan niya ang matimyas na tinig ni Oriol at muntik na rin sana niyang mabighani nito. Maraming araw at gabi ang lumipas sa pagtugis niya sa ahas. At ipinapakitang katapangan ng bayani, ang ahas ay napahanga. Kaya nagpasaya siya si Oriol na tumulong na lamang upang lupigin ang iba pang halimaw. Sa pagkakataong ito, muli na namang nakaranas ng kapayapaan ang buong lupain ng Ibalong. Dito nagpasya si Hadyong na magtayo ng isang nayon sa ilalim ng pamamahala. Ang mga alipin at Panginoon at namumuhay ng pantay-pantay dahil sa mataas sa pagtingin sa makanyang nasakapuan. Isinunod ang mga pangalan ng bigas ang kanilang itinanim. Siya rin ang nagbigay ng inspirasyon sa mga taong bayan na maging malikhain. Pinungunahan niya ang paggawa ng unang bangka na naglayag sa dagat ng Ibalong. Dahil dito nakaibinto ang isa sa kasamahan na si Kimantong ng Araro, suyod iba pang kasangkapan ng pagsaka ng Hablom naman ang paggawa ng bilan para sa paghabi ng damit yari sa abaka. Ito ang gintong panahon ng Ibalong. Nang sadaling yon, nagpakita si Rabot sa isang higanting kalahating tao at kalahating hayop. Siya ay may taglay na nakakatakot na kapangyarihan. Walang manghahas na lumaban kay Rabot. Kaya tinawag ng mga taong bayan si Bantong, ang ikatlong bayani at kaibigan ni Hadyong. Kasama ang 1,000 mandirigma na pinuntahan nila ang tirahan ng higante, ngunit lubhang matalino si Bantong. Hindi muna siya umatake, pinagmasdan muna niya ang pamumuhay ng kalaban. Napunan niyang maraming batuong nakapalibot sa bayan ng higante ang mga ito na mga tao na ginawa ng bato. Dahil sa pagmasid na pag-alaman ni Bantong sa kapag-araw ng tuling higante, gising lamang ito sa gabi, kaya matigang naghintay si Bantong. At nang mahimbing na pagkatulog sa higante, dahan-dahan siyang lumapit gamit ang matalas niyang bulok. Buong lakas sinati ang dalawa ng higante at napas lang niya ang kalaban at muli naghari ang kapayapaan ni Balong. Ngunit sa mga palad, nagalit ang Diyos. Pinakita ng Diyos ang singkalakas ng hagipit ng baha at tuloy
humihina ang ilan sa mga panahon na nangyari doon. Nagiging tag-init at namatay ang lahat ng nakikita sa lugar na yon. Mga hayop, mga puno, at iba pa. Kaya itong tatlo nito ay naging bayani na sa kanilang ipinagtanggol ang kanilang nasasakupan. Doon natatapos ang tinatawag nilang ibalon. Sa Epeko, ito ay isang uri ng panitikan na tumatalakay sa kabayanihan ng mga tauhan na nagtataglay ng kakaibang lakas o kapangyarihan. Ang salitang ito ay mula sa salitang Gregong Epos, na ang ibig sabihin ay awit o saliwikain. Ito ay nasa anyong patula na maaring bikasin o awitin. Mga mag-aaral, sa sinabi ko kanina, ang kwento na pinabahagi ko ngayon sa inyo ay naitutukoy dito ang lahat ng kabuuhan o pagsusuri tungkol sa tinatawag nilang teksto. Ito ay isang teksto na pagtuunan ng pansin ang mga ibang salitang may salungguhit. Ang mga ito ay may nagbibigay turing sa mga salitang binulugan o ito ay naglalarawan. At itong teksto na ito, anong bahagi ng pananalita ang mga salitang ginagamit dito? Minsan, sinasalungguhitan. Ito ay isang tinatawag na pang-abay. Ang pang-abay, mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, panguri, at kapapang-pang-abay. Sa makatuwid, ano ang papel na ginampanan ng pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan sa pagbabatid ng pangyayari sa isang kwento kanina? Busasihin natin ang tungkol sa pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos ng pandiwa. May tatlong uri nito. Una, A, may pananda. B, walang pananda. C, nagsasaad ito ng dalas. Halimbawa, umiiyak ang bata nang siya'y dumating sa bahay. Yun ang isang uri na ginamit dito na pananda. May pananda na nagbibigay pangungusap sa iba't ibang salita tulad ng sa noon, kung, kapag, buhat, mula, umpisa at hanggan, o nung unang panahon, 10 taon, isang gabi, o nung araw din yon. Halimbawa, umiiyak ang bata nang siya'y dumating sa bahay, nang
ang ginamit na pananda. Noong Lunes, siya ay nagsimula sa bago niyang trabaho. Noong naman nasalita ang ginamit na pananda. Inaasahan tayo doon sa gabi, hindi sa araw. Ang gamit na pananda dito ay sa. Kapag mahal na ang araw ay sinisikap niyang mag-abstinensya at mag-ayuno. Kapag naman nasalita ang ginamit nito na pananda. Mula umaga hanggang gabi ang kanyang trabaho. Mula at hanggang ang ginamit dito sa isang pananda. Bi naman na walang pananda. Ibig sabihin, katulad ng limbawa na kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali. Halimbawa sa pangungusap na pitong pangunahing alagad ng sining ang tumanggap kahapon ng National Artist Award buhat sa Pangulo. Ang salita na kahapon ay ginamit na walang pananda. Manunood kami bukas ng pambansang pagtanghal ng dulang Pilipino sa CCP. Salitang bukas ang ginamit dito na walang pananda. Magsisimula na mamaya ang kumbensyon tungkol sa pagpabahay sa mga mahirap. Mamaya na salita ang ginamit na walang pananda. Ipinagdiriwang ngayon ang kalayaan ng Pilipinas. Ang salitang ngayon ay ginamit na walang pananda. Umulan ng malakas kanina. Ang salita na kanina ay ginamit na walang pananda. So alam nyo na mga bata kung ano ang kaibahan sa pananda at walang pananda na gamit nito. Si nagsasad ng dalas. Bawa, araw-araw, tuwing, taon-taon. Yun yung tinatawag ng mga nagsasaad ng dalas. Katulad na limbawa na pangungusap na sila ay pumapasok araw-araw. Araw-araw na salita ang ginamit na nagsasaad ng dalas. Tuwing Pasko ay nagtitipon-tipon sila. Tuwing na salita ang ginamit na nagsasaad sa dalas. Taon-taon sila umuwi mula sa Amerika. Taon-taon na salita ang ginamit na pagsasaad ng dalas. Kasunod naman sa pangalawa na pang-abay na pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa puok na pinangyarihan o pinagyayarihan o pangyayarihan ng kilos ng pandiwa. Karaniwang ginagamitan ng pariralang sa at kay. Bakit sa at kay? Dahil ito ay nagsasaad kung saan nagaganap o magaganap ang kilos ng pandiwa. Halimbawa sa pangungusap na sa madilim na kagubatan. Ang pang-abay na panlunan dito ay naganap o magaganap pa. Madilim na salita. Sa isang mayamang lupain. Sa isang mayamang lupain sa ilog at sa tundol. Ito ay mga halimbawang pang-abay na panlunan na nagsasaad kung ito ay naganap o magaganap sa kilos ng pandiwa.
Kasunod naman sa pangatlong pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ginagamit ang panandang ng o nan-nang. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, kinamayan niya ako ng maghigpit nang nasalita ang pang-abay na pamaraan. Bakit siya umalis na umiiyak na napang-abay na pamaraan ang ginamit dito? Hanggang sa susunod naman ng pagtatalakay, sana mayroon kayong natutunan sa aralin na ito. Naway malinaw ang mahakbang na ipinapahiwatig sa tungkol sa isang ang tatlong bayani ng Ibalon. Huwag pa rin kaligtaan ang mga pinapagawa sa inyo sa mga gawaing module at palagi kayong nakasubaybay sa klase natin sa eClass Online Learning System Platform para sa makabagong aralin o para pang ibang impormasyon tungkol sa paksang ito, mag-login sa akin sa Gmail account ng ratsky1976@yahoo.gmail.com. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ako pa rin iyong guro na laging nagbibigay sa inyo ng iba't ibang sa aralin ng Filipino 6. Ito si Ginoong Rinaldo B. Malimban. Maraming salamat.